So welcome back mga kabuting ting sa ating YouTube channel. Sa araw na to, meron na naman tayo sa magandang balita. Pero bago natin alamin kung ano yun, kapag kami nag-play na ad, huwag mong pindutin yung skip ad bilang suporta sa ating YouTube channel. So tara na at alamin na natin. So ito na nga mga kabuting ting, yung isa pa nating good news. Si Cardo at Aliana ay may itlog na rin mga kabuting ting. Ibig sabihin yan, dalawa na yung offline pairs natin dito sa ating mini aviary na merong itlog. So dalawa na yung magiging pag-gift bird natin. So mahati siya sa dalawang event. So yung first event natin ng gift bird raffle ay yung una magiging anak nitong si Alwina at Agilo. So yun yung magiging first event natin ng ating gift bird raffle. Then sa susunod nun, magkakaroon tayo ng second gift bird event. At yung anak naman ni Cardo at ni Aliana, yung magiging para-raffle gift bird natin. So tara at silipin muna natin mga kabuting ting yung itlog nitong si Cardo at Aliana. So dito sila sa taas. Walang tayo ng tungtungan. So yun, pumasok si Cardo. Nahiya. Katukin muna natin. Para na hindi mabulabo. Labas muna kayo. Ayun na. Labas pa. Ayan na. Yun. Yun yung green opalinehen natin. Dahil medyo madilim. Maulan kasi ngayon eh. So, medyo makulim na yun. Ayan. So, ayan yung unang itlog nila mga kabuting ting. At nakita natin kahapon yan. So hindi agad natin na videohan, kaya ito yung ating vlog for today mga kabuting ting, yung itlog ni Cardo at ni Aliana. So ayan, dalawa na yung ating offline pair. Offline pair na pagkukunan ng ating gift bird. So dalawang event yung magiging gift bird natin, magiging gift bird raffle natin, dalawang event. Yung first event nga natin ay yung kay Alwina at Agilus. At sa second event ay itong magiging anak ni Cardo at ni Aliana. So ayan, napakaganda nitong dalawa na ito mga kabuting ting. Si Cardo ay isang blue ewing clear pied split opaline. At si Aliana naman ay isang green opaline hen split par blue. O split blue. So ayan, napakaganda na magiging anak niya, sigurado yon. At yung anak nila yung magiging second gift bird natin sa ating second event. Wow! So sa unang event natin, ito dito yung magiging anak nitong si Agilus. So si Alwina ay nasa loob at naglilimlim pa. So bukas nga pala mga kabuting ting ay i-check natin kung ilan yung naging fertile doon sa mga itlog nitong si Alwina. So last checking natin ay kung ilan yung itlog niya at yun ay nung June 24. So bukas ay June 29, lumipas na yung 5 days, pwede na nating i-check kung ilan ba yung fertile dun sa limang itlog niya. So sana ay marami, pero kung hindi man ay okay lang dahil first clutch nila to. So okay lang din kung hindi ganun karami yung fertile eggs dahil nga first clutch naman. Okay lang yun dahil first timer sila. So pero sana marami yung maging fertile sa magiging anak nito. So napakaganda nga ng magiging anak nila. Napakalinis ni Agilus. Ayan, kung makikita nyo. So, talagang quality. Yung ating fire blue, cobalt blue, split opaline, at yung ating violet opaline hen. So, malinis din si Alwina. Napakaganda na mga yanak niyan, mga kabuting ting. So, abang-abang lang muna tayo. So, ngayon ay ilista lang ulit muna natin, mga kabuting ting, yung date nung itlog ni Cardo at Aliana para nun ay naka-record din katulad ng ating ibang mga ibon. So, record muna natin sila. So, igawa natin siya ng record. Alam ko wala pang record si Aliana at si Cardo. So, sulat natin dito, pair cobalt blue fire blue, split opa. At mali. Si ano pala, si Agilus pala. So palitan na lang natin si ano pala, Cardo. Si Blue Ewing. Naku po, naubos pa 'yung ating tinta. Oh no. Blue Ewing
clear pied, split opa. So, ayan. At si Aliana, yung ating green opa hen. So, yung first egg nila ay June 27, kahapon. So, number of eggs, magbibigay tayo ng 10 days. Bale, sa July na yan. July 7. Okay, so July 7 natin i-check kung ilan ba yung magiging itlog nila. Then, number of fertiles, after 5 days naman, nung, kung ilan ba yung naging itlog nila. So, ito July 7, number of eggs ay magiging, number of fertile ay July 12 naman. July 12. Tapos, ang expected natin yan, expected DOH or expected date of hatch ay bali plus 21 dito sa atin, June 27, so 3, so June 30, July 17, July 18, mga kabuting ting, yan. July 18, yung expected date natin, magbibigay pa tayo ng 5 days allowance hanggang 23. So, sa loob ng July 18 to 23, dyan natin expect yung unang itlog na mapipisa nitong si Cardo at ni Aliana, mga kabuting ting. So, DOH natin, wala pa. Kapag ka napisa na, doon natin lalagyan. At yung number of chicks natin. So, ayan, mga kabuting ting. So, antay-antay lang muna tayo, mga kabuting ting, sa ating mga opaline pairs hanggang sa mapisa nila yung kanilang mga itlog. Nahulog na naman yung ballpen. So, ayun, hintayin lang natin ngayon na mapisa nila yung kanilang mga itlog at lumaki yung mga anak nila. So, unang mapipisa, yung magiging anak ni Alwina at Agilus, so mas matanda ng mga 2 weeks or more than 10 days siguro na mauuna yung magiging anak nitong si Alwina at Agilus. So magiging ito yung ating first event ng ating gift bird raffle. So antay-antay lang sa ating mga subscribers, mag-subscribe lang kayo, hit nyo yung bell button para nang kapag kaya upload na namin yung magiging mechanics kung paano ba makakasali sa raffle ay notified kayo at hindi nyo mamimiss na makasali sa ating paraffle. So, huwag niyo kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell button. So, ngayon naman, mga kabuting ting, i-win na natin yung mga anak nitong si Aliana. So, meron ng dating anak yan, nang itlog na siya dati doon sa una niyang pair. So, yung una niyang pair, mga kabuting ting, ay eto, ayan, kung nakita niyo, pumasok lang, mahihain. Palabasin natin. So, ayan, kung nakita nyo yung mauve par blue, ayan, yung mauve par blue na, yung yellow face natin na mauve, yun, nakita nyo yung orange beak na yun. Yun yung unang pares nitong si Aliana. So, meron silang mga itlog dati at pinayaya natin sila, mga kabuting ting. So, nagpapayaya tayo ng mga itlog para mabilis tayo makapagparami ng mga mutation na gusto natin. So, pinayaya natin dito yung apat na itlog nitong si Aliana at ang nabuhay ay tatlo. So, isang dark green or olive green fissure split opaline at isang dark factor violet split opaline at apat pala. And then, isang green fissure split opaline yung si Kokoy, tapos isang par blue bio or par blue cobalt blue yun na kay Madla Love TV si Keps. So kung nakikita nyo si Keps dun kay Madla Love TV, anak siya ni Aliana, mga kabuting ting. At yun din yung tatay ni Keps at saka ni Kokoy. Yun yung tatay niya at yun naman yung nanay niya, itong si green na opahin natin si Aliana. So andito nga sila, mga kabuting ting, sa cage na to at ready na silang iwalay ngayon. So kung nagtatanong kayo kung ilang days ko bago ihiwalay yung mga anak ng ating mga African lovebirds, so ako yung experience ko dito sa aming mini aviary, 45 to 55 plus days ay kapag ka marunong nang kumain, winawalay ko na dahil sa mga ganong edad madalas yung kanilang mga magulang ay may itlog na. So ito nga foster parents natin dito o yung yaya nitong sila Keps at ni Kokoy ay meron ng bagong itlog. At naririnig din natin minsan na tinutukatuka na sila dahil nga may itlog na yung kanilang foster parents. Ibig sabihin, gusto na silang umalis ng kanilang mga foster parents. At dahil nga nakikita naman natin na lumalabas-labas na sila,
at ako nakain na dito sa kanilang kainan, ibig sabihin ready na rin sila na maiwalay. Marunong na silang kumain. Once na marunong na kumain mag-isa yung mga ibon, pwede na nating iwalay yung mga yon. Basta mga nasa 45 days pataas na, ako winawalay ko na. So, kunin na natin yung mga anak nito o yung mga inalagaan niyang anak. At meron din siyang isang original na anak dyan, yung Blue Ewing. Anak yon nung foster parents dito. So, dalawa na lang natita na anak dito ni Aliana. Isang Dark Factor Violet at isang Olive Green Fisher Split Opaline. So, tara, kunin natin sila. Walang tayo ng carrier. Palabasin muna natin sila dahil nasa loob sila. So, nauna lumabas yung mga foster parents nila. So, yung una natin nakuha ay yung Blue Ewing na sinasabi ko. So, eto, itong Blue Ewing na to, ay original na anak nitong ating foster parent dito. So, isang turquoise par blue hen at isang green na possible split opa, mga kabuting-ting. So, pina-foster natin yung itlog dati ni Aliana at saka nung mob par blue cock sa kanila. So, yun, yung violet na yun, yung dark factor violet na yun ay original na anak ni Aliana at saka nung mob par blue natin. So, split opa line siya, sure split opa line siya kapag ka nag-cock tong violet na to. Kagaya ni Keps, pagka nag-cock siya, sure split opa line din siya. So, ayan, ito yung napakailap na. Ibig sabihin talagang ready na siya maiwalay. So, isa na lang yung olive green. Ayun, yung tatay pala yun. So, ito, isang olive green Fisher, mga kabuting-ting. Split opaline if cock. So, ayan, napakagandang materials nito. Dark green siya. So, halos karamihan ang ilalabas nito kapag pinarisa mo ng white beak ay dark factor violet, kagaya nitong kanyang kapatid. At dahil nga split opaline siya if cock, ang gandang gawing materials nun, ipares lang natin siya sa isang violet par blue ewing na hen. Ang ganda na may anak nila nun, mga violet par blue opaline hen. So, ito na nga at nakuha na natin yung tatlong inakay na natitira dito para nun ay makapag-breed na nga ng maayos itong dalawang ibon natin. So, itong ginagamit natin na yaya dito. Pero maganda rin to kaso hindi pa siya naglalabas ng visual eh. So, inaatay natin baka sakali makapaglabas pa ng visual opa line itong ating green possible split opa. So, possible split opa lang siya katulad nung pinag-aralan natin o pinag-usapan natin sa ating video kung saan ay pinag-usapan natin yung difference o pagkakaiba ng possible split opa line sa sure split opa line. So, ito nga may itlog na sila. Ayan, no? Tatlo na pala yung itlog niya. So, tamang-tama na ihiwalay na nga natin yung kanilang mga inalagang inakay. Dahil may tatlong itlog na at madadagdagan pa, magapa yung puwit nung, ayun no, kung kita nyo, kung nakikita nyo sa video, magang magapa yung puwitan nung ating turquoise par blue ewing hen. Ayun, malikot yung kamay ko. Ayan, no, so ayun, kitang-kita nyo, magang magapa. So, ibig sabihin madadagdagan pa yung tatlo na yun. So, ayun mga kabuting-ting, tara, dali natin doon sa ating flight cage, itong ating mga bagong babang inakay, para na nayam, maalaga na natin doon sa flight cage at mawalay na nga dito sa kanila mga foster parents. So, tara mga kabuting-ting. So, yung flight cage nga pala natin mga kabuting-ting ay nandito sa ginagawang bahay o nasa likod ng ginagawang bahay ng mga magulang namin. So, tara, dali na natin sila doon at parang doon na natin aalagaan itong mga bagong baba na to. So, ito na nga mga kabuting-ting at andito na tayo sa ating flight cage. So, ayan yung flight cage natin mga kabuting-ting. At dito nga natin aalagaan itong ating mga bagong babang inakay. So, pasok muna tayo sa loob. At ilock na natin itong pinto para na safe tayo. So, double door yung ating flight cage dahil nga sa tuwing papasok tayo ay kailangan safe na hindi makasibat yung ating mga ibon dito sa ating flight cage. Dahil pagka binuksan natin itong pinto na to at walang double door, ay pwede na sila mag-fly by lahat kagad. So, kailangan secure
At kahit na may lumabas dito sa kanilang pinakapintuan, ay naka-secured pa rin tayo dito sa ating second door. So buksan muna natin. So ito na yung fly cage natin, mga kabutingting. At dito nga natin i-release o alagaan itong ating mga inakay. So check muna natin sila isa-isa ulit bago natin na pakawalan dito sa ating fly cage. So ayan, tingnan natin ang malapitan ngayon. Itong mga inakay natin, kunin na lang natin. So medyo madilim yung panahon ngayon. So unahin natin yung original na anak nung nag-alaga sa kanila. So ito, blue ewing to. Anak ng turquoise pard blue ewing at saka ng ating green possible opa. So blue fisher lang siya, hindi siya na visual opa line. Pero maganda pa rin yung kulay niya, mga kabutingting. Ayan. Hindi ko makuha yung tamang focus. Medyo madilim. Ayun. Ayan, oh. Tingnan nyo. Ang ganda, oh. Blue ewing, possible hen. So, ayan. Halipari na natin. Oh, ayan. Dito natin sila pamamaturin. So, kunin pa natin yung iba. Yung ating green naman. So, itong green na to, ito yung kapatid ni Kokoy, mga kabutingting. So, ang pinagkaiba na ni Kokoy, ito ay dark green o olive green siya. Si Kokoy ay light green lang. Or single factor green. Ito, double factor green to eh. Kaya dark. So, ito, split opaline to. Sure split opaline if cut. Dahil nga, opaline hen yung nanay niya. At nandito yung isang kapatid niya. So, ayun yung isang niyang kapatid. Yung green na yun, i-zoom natin. Ayan, lumipad. At tinabihan niya yung kapatid niya. So, ito, first time nila mag-meet noong kapatid niya. So, kapatid nila kept to sa unang clutch. Ito yung unang anak ni Aliana at saka ni nung ating mob par blue. So, ayun. Mas matured yan ng mga 1.5 months. So, pinaposter din natin yung unang itlog niya dahil isa lang yung nag-fertile nun eh. Dito sa unang clutch niya. So, pinaposter na lang natin o pinaalaga natin sa iba para na naya mabilis natin maparami yung ating mga opaline. So, ayan siya. Yun, yun yung unang anak. Ay, hindi. Yung pala yung nirelease natin ngayon. Ito yung unang anak. Ayan. So, mas matured na yan. At namamaris na nga. Sana nga ay mag-cacto para na na-split opaline siya, mga kabutingting. So, mabilis dumami yung mga mutation na gusto natin paramihin kapag ang ginagawa natin ay nagpo-poster tayo ng mga itlog o nagpapaalaga tayo ng itlog sa ibang mga breeder. So, itlog lang ng itlog yung pair na gusto natin dumami. Yung itlog nila, ipapaalaga natin sa ibang pair para nun ay bumilis dumami yung kanilang mga anak. So, ayan nga. Sa loob lang ng tatlong buwan, nakadalawang clutch na itong si Aliana natin bago natin pinaras dun sa ating blue ewing clear pied. So, puro split opaline yung ating unang project kay Aliana. Pero ito, kay Cardo, doon sa bago niyang pares ngayon, ay maglalabas na sila ng visual nun at possible pa na maging cock yung iba sa mga magiging anak nila na visual opaline. So, ayan, kunin na natin tong isa. Ito ang pinakamaganda sa anak niya. Itong ating dark factor violet na split opaline if cock. So, sana ay mag-cock to. Pero sa katako sa kanya, mga kabutingting, ay cock siya sa kanyang pelvic. So, hindi naman 100% sure yun. Kaya possible cock lang siya. Pero kung magka-cock to, ayan. So, ayan, kita nyo kung gano'ng kadilim yung kanyang pagka-violet. Mga kabutingting, talaga naman dark na dark yung kanyang pagka-violet. Napakagandang kulay nito, napakagandang materyales. So, ayan, nakalipad na siya. Kapag nag-cock yan ay split opaline din. So, napakaganda yan, mga kabutingting. So, antayin natin sila mag-matured. So, ayan, dito natin nilalagay lahat nung mga nagiging anak ng ating breeder dun sa ating breeding area. So, dito natin pinapamatured at dito natin nalagaan yung mga ibon na hindi natin ginagamit sa breeding. By the way, mga kabutingting, take note lang na kapag ka may bagong baba kayo, ay hindi ko nare-recommend sa inyo na isama sila sa mga matured na ibon. So, kung yung flight cage nyo ay hindi ganun kalaki, hindi ko nare-recommend na gawin nyo itong ginagawa ko na kapag bagong baba ay isasama ko kagad sa ibang mga ibon. So, medyo delikado yung ganun dahil pwede silang mabuli
nung ibang mga matured na ibon. So ako, kaya ako ginagawa to dahil may space naman, medyo may space naman yung ating flight cage. So marami silang maliliparan, mga kabuting-ting. At pagka ganyan na may space naman yung flight cage nyo, ay hindi na nambubuli yung mga matured. So kung medyo maliit lang yung flight cage nyo, mga kabuting-ting, ay hindi ko talaga nire-recommend yung ganito na ihahalo agad yung mga bagong baba sa mga mature, dahil delikado yun, pwede sila mabuli, mga kabuting-ting. Pero dahil nga dito sa ating flight cage na to, mga kabuting-ting, ay meron naman silang maliliparan at hindi sila magdidikit-dikit gaano, ay hindi na nabubuli yung mga matured, o hindi na nabubuli yung mga young, dahil nga nakakalayo naman sila at walang space kung saan mako-corner sila, dahil nga medyo may space naman yung ating flight cage na to. So makakalipad sila ng malaya dito, kapag may humabol sila, madali sila makakatakbo. So hindi problema yung mga bagong baba dito sa aming flight cage kapag hinalo dito sa mga matured. So yun lang muna for today, mga kabuting-ting, at shoutout muna tayo. Shoutout kay Rodrigo Ipan, kay John Carlo from Porac, Pampanga. Salamat sa mga tiga Porac na sumusuporta sa ating channel. Kay Tyrone Tayag from Pangasinan. Salamat din sa mga tiga Pangasinan na sumusuporta sa atin. Shoutout din kay Rizal D. Doctor, kay Justin Parocha, kay Mark Lester Tapang from Baliwag, Bulacan. Salamat sa mga tiga Baliwag, Bulacan na sumusuporta sa ating YouTube channel. Sa Gaming Studio, shoutout din kay Jomar Makanaig, kay Jerry Batak from Silang, Cavite. Maraming salamat sa mga taga Silang, Cavite na nanonood sa ating YouTube channel. At shoutout din sa Cebuano Pigeon Lock. So maraming salamat sa mga taga Cebu na sumusuporta din sa ating YouTube channel. At shoutout din kay Alfred Dignos from Mariveles, Bataan. Salamat din sa mga taga Bataan. At shoutout din kay Heart Locker, kay Simon Flores. Shoutout din kay Jamilo Roca from Siargao. Maraming salamat sa mga tiga Siargao na nanonood sa atin. At shoutout din sa Dasmariñas Free Flight Club. Maraming salamat, mga kabuting-ting, sa suporta nyo sa ating YouTube channel. At sana ngayon may natutunan na naman kayo sa ating video for today. At kung gusto mo pa ng dagdag kaalaman sa pag-aalaga ng African lovebirds, i-click mo na yung subscribe button at yung bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos na i-upload pa namin. At like mo na rin yung ating Facebook page, Daddy Butingtings Mini Avery, para kahit na sa Facebook ka, ay lagi kang updated sa ating mga bagong videos. So maraming salamat, mga kabutingting. Kita-kits ulit tayo sa susunod na video. Like, share, subscribe. Bye-bye!